Gabi po. Thank you so much, Mo. Hello, good evening, everyone. It's a pleasure to be here po. So, ayan. Oop. Yun. Bakit ayaw? Wait lang. Yun. So, let's start, no? Ang pag-uusapan po natin is all about intelligence technology, syempre, pero hindi lang basta sa essentials and other Ayusana products as well. Now, again, this is my profile po. Ito po yung aking profile. Ang aking... Yan. Okay. So, this is my profile po. If you want to know me more about me, ito po yung some of my, my profiles po. Again, ba sinabi nila licensed product trainer ng USANA? Kasi po, para sa kalaman na lahat, ako po ay, pinag-exam po kami. So I passed the first exam. Then afterwards, meron ulit second exam after the 2 years. So sabihin, until now po, ako po ay certified ng USANA to share to you the, all the goodness of the products. Okay? So let's start po, no? First and foremost question, bakit kailangan natin yung mag-nutritional supplements? Now, ang isang kasi natin dito, there are 4 major reasons why we have to take supplements right now. Nowadays, because first and foremost, una, because of poor eating habits. Anong sabihin yan? Kasi una sa lahat po, wala na makakasagot talaga sa atin kung ikaw ay healthy pa kumain o hindi na. And for sure, karamihan sa atin will answer na hindi na talaga. Why? Kasi kahit na anong diet natin, meron at meron pa rin po tayong mga certain mga pagkain na hindi po natin, wala po tayong knowledge about it na hindi na ganun ka-healthy. One very good example is chicken. When we talk about chicken, sabi natin, oh, healthy and white meat yan, Doc. Yes, kung hindi siya nagamot. Yun siya eh. So, pero ang problema natin ngayon, ang issue na natin ngayon, yung mga manok natin ngayon hindi na siya usually nag-grow ng 2 buwan, ngayon 16 days na lang manok na siya. Bakit? I-inject lang, lalagyan na ng artificial na feeds, malaki na sila. So ibig sabihin noon, hindi na talaga healthy, ganun ka-healthy or healthy ang mga manok natin ngayon, not unless native chicken, pwede pa yan. And some other food items na hindi na natin masabi na healthy noon, malamang sa hindi na healthy na ngayon. Next, processed foods. Pag sinabi natin processed foods, alam na natin yan. Pag nag-grocery tayo, lahat ng process nandoon. So ibig sabihin nun, may mga preservations. I'll give you one very good example. Ang tuna, healthy, correct? Healthy yan ang tuna. Talagang rich in omega-3 fatty acids. Pero pag dinelata yan, syempre may preservations na yan. Kasi magtaka kaya, no? Ito na lang natin. Paano tatagal ang tuna sa loob ng lata ng 4 na taon nang walang bulukan? Di ba? So, ibig sabihin nun, meron at merong preservations na nangyayari sa loob. Okay? Another is yung mga fruits and vegetables natin, yung mga canned na yun. Hindi na siya, syempre, paano tatagal ng ganun katagal, halimbawa 2 years, 3 years ang mga fruits and vegetables. Eh samantalang pag namalingki po tayo, oras nga lang actually nag-iiba na itsura niyan. So usually pag ganyan, mataas talaga ang processing or preservations. So hindi na siya healthy. Pero at least a little guide lang po, a little tip lang. If you want to buy preserved fruits and vegetables, at least 6 months to 1 year. Yun. Paano expiration ng Doc? From manufacturing down to expiration, at least 6 months to 1 year lang yung pagitan nila. Para at least medyo a little, I'm not saying safe yun, a little safe kasi konti lang preservation. The next one, pag titignan mo sa mga meats, at least 1 to 2 years lang. Okay? Kasi the more dumatagal, syempre, the more matagal ang manufacturing yan down to expiration, syempre, sure tayo na mas matagal ang preservation o mas matindi yung preservation na nangyayari. Next, uncertain nutrient content. Right now, farmers, kahit na sabihin natin na natural pa rin, organic pa rin growth, una sa lahat, hindi na gano'ng ka-healthy yung ating mga lupa. So,
may acid rain, sabi nga nila, nape-pesticide, artificial fertilizers ang nilalagay. So, nako-compromise yung quality ng soil. Siyempre, saan ba kumukuha ng nutrients ang mga halaman, ang mga fruits and vegetables? Sa soil. So, ibig sabihin nun, pag-compromise yun, definitely compromise na rin yung nutritional content ng mga fruits and vegetables. Isang problema pa natin in nowadays is yung ano natin ngayon, yung mga yung grocery natin o yung mga supermarkets. Pansinin mo, no? May, kung magtataka ka, ewan ko kung napansin nyo, ako napapansin ko lagi yan. Yung mga fruits and vegetables, naka-separate sila as to organic at not organic. Pero yung mga organic ngayon, ang liliit ng section. Ang liliit ng section ng ano na yun, fruits and vegetables. Tapos, hindi sila pwede magmarami kasi bakit? Mabubulok agad eh. Hindi katulad ng ano, ito isa na napansin ko kaya sabi ko, medyo nakakatakot din. Yung mga fruits and yung mga gulay, 'di ba? Alam ako nung bata ako, naalala ko nang sinasama ko ng mami ko sa ano, sa palengke. Yung mga prutas at gulay doon, yan yung mga gulay, yung mga naka ano, halimbawa kangkong, yung mga talbos na ganyan. 'Di ba? Unang-una sa lahat per tali, magkano? Sabi na natin 2 pesos ganun. Dati yan eh. Huwag nyo na halaan ko anong edad ko. Basta 2 pesos, 3 pesos, ganyan yung isang tali. Pagdating naman na malapit sa bandang tanghali, ano na lang yon 3 pesos pero 3 tali na. Kasi bakit? Iba na itsura eh. Iba na, nangangulong-toy na. Di, yun yung mga ano, kasi mawala pang preservation. Pero ngayon, pagdating sa supermarket, magtataka ka. Yung mga talbos-talbos, yung mga kangkong, ano na, 2 araw na, ganun pa rin itsura nila, no? So, ibig sabihin nun, ano bang meron dun? So, eh, kung nabalitaan niyo na po, which is totoo, lalo na ngayon Christmas season, malamig ang panahon tuwing gabi, ano, nakahanap sila ng paraan for some farmers para hindi rin mabulok yung karamihan ng kanilang mga prutas at gulay, ibinababad o inisprayan nila ng formalin. Grabe, no? Formalin. Para sa may formalin? Para sa patay. Di ba? Pero, inispray sa mga prutas at gulay na sinong kakain? Tayong mga buhay. Grabe, no? Just imagine mo, ano? Isipin mo ganyan mga ano, eh paano yun dok? Kung in-spray yun, ako po, hindi na rin kami bibili ng ano, hindi na rin kami bibili ng ano, ng mga prutas at gulay. Ito po, one advice, kaya another advice natin. Sa 1 litro ng tubig, lagyan mo na 3 kutsara ng brown sugar. Babad mo, panghugas mo yung fruits and vegetables doon mga around 5 to 10 minutes para at least matanggal yung ano, yung formalin o pesticides. Next one, kung wala kayong brown sugar, ay pwede naman po na ano, na 3 tablespoons ng baking soda. Okay? So pwede 'yan, or kung wala pa talaga, medyo social na 'yung pangatlo, 3 ounces ng apple cider. Okay? So pwede na 'yan. Lahat 'yan makakatanggal ng fertilizers or pesticides and even the formalin. Okay? Next, 4th one is free radical defense. Ano ba 'yung sabihin niyan, Doc? When we talk about ano, Free radicals is a medical term. Ang ibig sabihin lang po niyan ay kahit ano na makakasira ng ating katawan o yung mga cells natin in particular. So, free radicals, anything that can damage our body. Ano yung mga yan? Siyempre, hindi na mawawala dyan yung mga preserved fruits and vegetables. Hindi na rin dyan yung mga processed foods. Hindi na ano yan, kasama na yan dyan sa free radicals. Kasama na rin sa free radicals yung mga fast foods. Yung mga ganyan. Kasama na rin sa free radicals, guys, ang ano? Ang stress, ang pagod, ang puyat, yung mga ganyan. Radiation from the sun, kasama yan. Kasi everything, lahat na nabanggit natin, will definitely damage the body. Okay? So those are generally free radicals. Again, ano yung free radicals? It's anything that can damage our body. O kahit ano na pwedeng makasira ng ating katawan, that could bring ano, mga free radicals yun. Okay po? So, kasi kung medyo explain pa natin na mas malalim yon, baka wala na nakakaintindi. Although, mas malalim pa ibig sabihin ng free radicals. Ano po? So, dun lang tayo mag-stick. At least, ano, ang endpoint kasi nga talaga ng ano, free radicals is to destroy the cells. Okay? So, these are the 4 major reasons kung bakit kailangan mong mag-supplement. And I tell you, ako sigurado ko, hindi lang isang meron ka dyan. Malamang sa hindi, karamihan sa atin, ay 4 out of 4. Tama? So, ibig sabihin nun, the more na meron ka rito sa 4 na to or 4 na yan, the more kailangan natin mag-supplement. Pero Doc, bakit sa dami ng supplements, ang pinopromote mo ay USANA. Nakita ko ang USANA, then definitely dito ko nag-stick ng matagal. At hanggang ngayon, nandito ako sa USANA. Why? 4 major reasons. First, vision of true health.
You sana came from two Latin terms. Tandaan niyo po ito. Latin terms na ano? You means true and sana means health. So, ibig sabihin yan, ano? True health o totoo o tunay na kalusugan. Yan ang ibig sabihin ng ating USANA. Well, kung babasahin nyo yan talaga sa Latin, ay USANA. Yan. So, pero dahil American po ang ano, ang company, US-based, USANA. Yan. Pero pag sa Pilipino, iba na basa niyan. Ang basa niyan, USANA. No? So, kasi syempre, medyo iba raw talaga yung ating diction o ating pronunciation. Anyway, again, USANA is ano, true health. So next, commitment to research. Ito yung pinaka na in love ako pagdating sa USANA. Dito ko siya nagustuhan. Why? Kasi because of the commitment to research. Matakim mo, hindi nila habol ang marketing. Hindi nga nila habol ang sales eh. But what they're, ano, kaya meron silang isang malaking team ng researchers and development or R&D team kasama isang damakmak na mga scientists. Usually po ngayon, may nasa bandang 80 na tayo ngayon na scientists eh. So, bakit ganun kadami, Doc, yung ating mga scientists? It's because of two things. Dalawang pinangpangalagaan ng USANA pagdating sa ano natin, sa mga products natin. Remember this, first is quality. Quality. So, ano yung sabihin nun? Kasi tayo, meron tayong mga matataas na doses ng mga vitamins, minerals, and antioxidants. Pero it makes sure na bawat nutrients or micronutrients na nandoon will definitely have a good effect on the body. Kaya dapat mataas ang kalidad. Okay? Kasi pag mababa ang quality, then definitely mako-compromise yung effect, yung good effect sa katawan natin. Next is, so quality the first. The second pinapangalagaan ng mga scientists or researchers natin is the safety. Safety. So anong sabihin nun? Kasi hindi pwedeng quality lang, tapos hindi very safe. Kailangan top-notch ang quality, top-notch ang safety. Ano ibig sabihin nun? So kahit na gano'ng kataas po yung quality ng mga products natin, guys, hindi ko compromising ng USANA yung safety. Kailangan mataas ang quality, very, very effective, pero very, very safe din. Ibig sabihin, walang madadamay o walang madadamage na kahit anong parte ng katawan. Isa sa magandang patunay nito is the NutriSearch. Well, the NutriSearch Comparative Guide to Nutrition Supplements, for sure, karamihan sa mga associates po natin, kung bisita po kayo, kung guest po kayo dito, first time mo, pwede nyo pong tanungin yung ano, nag-invite po sa inyo na associate. Hopefully, meron siyang kopya nito kasi medyo mahirap nga, sa ngayon daw, mahirap daw hanapin. The NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements. Well, ano yun, Doc? This is a third-party research. This is a third-party book na kinompare at saka inaral at saka ginread lahat ng almost 1,600 supplements all around the globe. So, tinek nila, this is a voluntary book na ano, nagpasa lahat ng mga companies, lahat ng mga nutritional supplement companies, nagpasa sila ng mga credentials nila, ng mga studies nila, ng mga abstracts nila of their products. At binasa, kinect din nila, dinouble check, triple check nila ng buong ano yan, team ng NutriSearch. And lumalabas doon na kasi may 18 criteria sila. So yung 18 criteria na yon, yung 17 criteria nun, guys, are the health benefits. Cardiovascular health, liver health, kidney health, eye health, lahat 'yon, yung mga ano, lahat ng unang 17 criterias o criterions. Ngayon, sabi ko sa inyo 18 kasi yung pang number 18 na criteria ang nakalagay is potential toxicities. Ibig sabihin noon, merong bang magiging effect po doon sa na paglason o pagkasira sa mga sa katawan natin. At itong good news, top-notch lahat ng 17 criterias. Top-notch ang USANA pagdating sa 17 criterias yung sinabi na nakalagay doon. Yung number 18 na potential toxicities, zero. Ibig sabihin nun, walang masisirang parte ng katawan o kahit anong cell or organ. That's how safe the products are. At ang maganda rito, na-maintain natin yung ganong kasif na yun because of our scientists and researchers. That's how committed they are pagdating sa research natin.
At yung mga scientists at researchers din natin, guys, sila rin yung buong team na patuloy na nag-aaral, patuloy na didiscover, patuloy na gumagawa ng mga magagandang supplements para sa atin. Okay? So that's the reason why gustong-gusto ko, at yan talaga isang bahagi na na gustong-gusto ko. Kasi siyempre, ang commitment nila ay ang quality, hindi sales. Okay po? Next, in-house manufacturing. When we talk about in-house manufacturing naman, ay ibig sabihin lang talaga nito is yung kanilang manufacturing manufacturing or factory ay nasa loob ng isang lugar. Kasama ng opisina, kasama ng kanilang yung buong USANA Health Sciences, nasa iisang lugar lang lahat. From the office to marketing, down to manufacturing, lahat yon in one area lang. Kasi bakit? Kasi may mga companies right now that are called outsourcing companies. Ano ibig sabihin ng outsourcing, Doc? When we talk about outsourcing, ang ibig sabihin lang nun, nasa ibang lugar ang manufacturing. Apple products na ito, katulad na itong gamit ko na MacBook. Itong mga Apple products, iPhones, iPads, mga MacBooks, lahat ng po ito ay Yes, opisina nila sa US, California. Sabi nga ganun, designed by Apple in California. Kaso hindi sa California binuo. Alam niyo kung saan? Sa China. Kaya may pangalawang kasunod yun na line eh. Assembled in China. Yun ang nakalagay sa mga labels natin. Sa mga lumang iPhones and iPads, nandun pa mismo yun sa likod ng sa likod mismo ng mga gadgets. So, yun. As designed by Apple in California, assembled in China. Outsourcing din kasi yan. Sadly and shockingly but true, may mga supplements na outsourcing. Siyempre, hindi ko nababanggitin pero clue. Ito company na to ay complete from A to Z. Okay? Ayan, so alam niyo na kaagad, 'di ba? Wala nang ibang clue pa. Bakit? Kasi itong company na to, yes, meron sila sa US, pero meron din silang ibang manufacturing sa ibang lugar. Yung mga dumadating dito na supplements dito sa atin sa Pilipinas, magulat-gulat kayo, galing sila or made sila sa India. Made in India. US-based, made in India. Ito pa ngayon ang nakakatakot. Ako natakot talaga. Pero bakit do? US-based, made in India, bottled in the Philippines. Matindi, no? So, dito binabote guys yung mga products nila na pang-consumer dito sa atin. So parang ganun. Kasi mas mura yung bagbag lang eh. Bagbag na tablets dumadating by air freight. So mababa ang taxation, mababa ang delivery. Pero nakakatakot, bagbag ng mga tablets ang dumadating. Tapos ibabote na lang saan? Sa Taytay Rizal. Okay? So paano ko na-confirm yan? Totoo ba yan? Yes, confirm. True and confirm. Kasi I have a half brother that dati po nagwo-work sa customs po sa NAIA, na assign na siya ngayon sa Manila eh. So nakikita talaga nila bags and bags of this supplement ay dumadating sa customs sa NAIA. So confirmed talaga na dito binobote. Pero pagdating sa USANA guys, good news. Ang good news natin, in-house manufacturing. Nasaan lahat? Yung office, yung production ng tablets and capsules, yung botihan, bago i-deliver, nandun din sa laboratory, lahat. Nasaan? Nasa World Headquarters ng USANA Health Sciences sa Salt Lake City, Utah, sa USA. Okay? So lahat yan nandoon. Ngayon baka magtaka yung mga associates, no? Doc, kasi may narinig kami, kasi may nagtanong sa akin nito, coaches eh. May mga nagtanong niya, Doc, sabi mo nandun lahat. Paano yung manufacturing sa China? Meron kasing manufacturing sa China. Yes, may manufacturing sa China. Pero ito yun, nakakatuwa dito. Ipinermit ni USANA na magkaroon ng manufacturing plant ng mga USANA products sa China. Pero ito yun, hindi siya pwedeng i-consume or i-distribute outside China. Galing, no? So, may restrictions yung mga products na yon sa loob lang mismo ng China. Hindi siya pwedeng for distribution. Kung hindi, yun. Kung may associate, ayun, mga technical, mga na yon, mga legal actions na yon. So, meron tayo sa China, pero exclusive or limited lang sa China. Doc, ibig sabihin ba nun, ibig sabihin ba nun, mababa quality nun? Hindi rin po. The same standard pa rin po ang ina-apply. It just so happen, mas gugustuhin po na yung sana na
ano, bantay na bantay mismo ng mga scientists natin sa Salt Lake City, Utah, yung mga products na papunta rito. Okay? So, yun yung ano natin. The next one is ano? Ano pa ba? In our super factory. Oh, gano'ng kalaki pala para at least may idea kayo. Ang laki ng ating mga yusaan ng ating opisina at saka plantation or factory sa Salt Lake City, Utah, isa 350,000 square feet of area. Ngayon, hindi naman po ako, no, dahil doktor nga ako, hindi ako engineer, hindi ako architect. So, gano'ng kalaki? So, tinanong ko kung gano'ng kalaki. Well, it's estimated that size of USANA Health Sciences is estimated to be around 2 to 3 times the size of Mall of Asia. So, nasa gitna nung ano, dal, ng, na, ano, ng number na yon, 2 to 3 times the size of Mall of Asia. Maltakin mo, no? Gano'ng kalaki yung ano, manufacturing saka na ano, opisina ng USANA sa Salt Lake City. Okay? So, kung bakit nandoon, dahil nga po sa laki ng area natin doon. Next, nutritionists you can trust. Now, this is a tagline. Matagal na pong tagline ng USANA to eh. So, when I started USANA 2012, inabutan ko siya. So, 2012 pa ako nagsimula, inabutan ko tong tagline na to. By the USANA event po ng 2012, napalitan. Napalitan siya ng ano, your health, your life, at your way. Yun yun. Your health, your life, your way. Pero, ito ay until now, kahit na yun ay tagline natin, until now, ito yung standard. Anong standard, Doc? Kasi, itatanungin ko lang kayo eh. And you can answer through the chat group. Pagkakatiwala nyo yung health ninyo, no, sa 2017 nandito na participants, kung ipagkakatiwala nyo yung health nyo sa isang supplement, dahil nga sa mga nangyayari na ngayon, kasama pa yung pandemya and all, dahil sa pag-ano, kung pagkakatiwala nyo yung sarili nyo sa isang health supplement, anong gusto nyo? Yung good, yung better, or yung best? At sigurado ako, anong sasagutin nyo dyan? Yung best. Bakit? Kasi ani, nag-iisa lang yung katawan mo, hindi pa best ang ibibigay mo. Tama ba? Nakakalungkot naman kapag hindi pa yung best ang binigay mo. Eh, mabuti sana ko yung ating buhay ay pwedeng i-rewind. Wala namang rewind. Di ba? So kung yun, kung ano man yung i-feed mo na raw talaga sa katawan mo, yun na yun. Wala nang balikan yun. Na, pwede mo makorek sa mga susunod na panahon, pero di ba, mas maganda naman na ma-prevent na kaysa sa na-correct, kinorek mo pa. Nakukunya yung ibig ko sabihin. So, if you feed yourselves with the best supplement, then definitely you have nothing to worry. Kasi bakit? Secure ka eh. Pati lalo na pagdating sa ano mo, sa health mo. Bakit? Kasi nga, best yung binigay mo sa katawan mo. Lalo na sa mga ano rito, sa mga kumakayod, nagtatrabaho, yung mga ano, mga may-ari ng business, yung mga employee dito sa ano natin, sa Zoom presentation natin, eh, ang hirap kaya na magkasakit na ano, nagtatrabaho ka na may sakit kami na naramdaman ka, correct? Nako-compromise yung productivity mo. Tapos, nako-compromise ang productivity dahil sa dami pa ng ginagawa mo tapos na-stress ka pa, lalong tuloy nagwa-worsen yung condition mo. So, lalong compromise yung productivity ng work mo. So, kung i-feed mo sarili mo ng the best product, then definitely, wala ka na masyadong o wala ka na i-worry talaga. Kasi bakit? Alam mo na ano eh, you're feeding yourselves ano with the right ano, with the right nutrients. Okay. So, yun yung ano doon, nutritionists you can trust. Now, USANA is already existing for 28 years. Para sa karamihan po, pinanganak ang USANA ng 1992. So, ibig sabihin we're already on the 28th year. But because of the ano, because of this tagline na ano, na sinusunod na lahat ng mga empleyado, staff, R&D department, at maging si Dr. Marian Wentz. Ito yung sinusunod nila, Nutritionists You Can Trust. Right now, it's already 28 years. Pero according to third-party journals and award-giving bodies, ang USANA right now is ano, number one for 19 consecutive years. Maltakay mo, no? Until now, exist na number one siya. For 19 years. Saka nakakita ng ganun, no? Na tuloy-tuloy walang putol na ano na number one siya. Hindi naman siguro tsamba yon, correct? Kasi walang tsamba na tuloy-tuloy na 19 eh. Kasi kung merong ganun na ano, aba, matindi na yung pagkatsamba nun, di ba? Pero ito, kung bakit number one sila straight, walang putol until now, it's because may system silang ginagawa. At isa pa,
maganda ang quality at safe na safe ang mga produkto natin. Okay po? So yan yung apat na reasons kung bakit kailangan natin na USANA. Well, yun nga nakita nyo kanina, yung ating flagship product is Cellsentials. So why USANA Cellsentials? First and foremost, it's comprehensive. Pag sinabi natin comprehensive, guys, ibig sabihin yun, complete. So this is not, we could ano, interchange this, pero mas gugustuhin natin, ako personally po, mas gusto kong gamitin natin yung term na comprehensive. Why? Kasi medyo kaskasado na yung ano, yung salitang complete ng isang supplement. Okay, so hayaan na natin sa kanila yon. Well, comprehensive meaning to say, meron tayong 13 vitamins, 13 minerals, and 18 powerful antioxidants. Later on, we'll be expounding on it, yung mga laman na yan. Next, potent and balanced. Well, balance is self-explanatory, pero potent is another medical term. Ang ibig sabihin po ng potent is ramdam agad ang effect. Yan, in layman's term, ramdam mo agad yan. Meron talaga effect kagad. So, ano ibig sabihin ng potency? Yung pagkaramdam mo effect. Ngayon, guys, my advice is to take USANA Cellsentials at 4 pairs a day. Wow, grabe, doc. Grabe, 4 pairs. Yes, 4 pairs a day, just like kung nasa labels po natin ng Cellsentials. Yun po talaga yung ating optimal na ano na advice. So 1 pair breakfast, 2 pairs at lunch, and 1 pair at dinner. Now, at kung nagsimula po kayo taking the USANA Cellsentials on the first day, naka 4 pairs ka kagad, mararamdaman mo kagad yung effect niyan on just 1 to 2 days. Okay po? So 1 to 2 days. Pero doc, meron pa bang pwede? Baka meron pang pwedeng inumin na beses? Well, pwede po. The second one is 2 pairs a day. 2 pairs a day, 1 pair breakfast and 1 pair dinner. Okay? So yan yung ano natin. Pero again, hindi natin masyado in-advise yan. Advise natin 4 pairs. Well, kung naka 2 pairs ka from the start, mararamdaman mo yung unang effect in around 6 to 7 days. Okay? So yan ang ano natin. Ma yung potency natin. Around 6 to 7 days. Usually, meron na rin by the 5th day. Meron na rin yan. Next, potent balance. Next is bioavailable. When we talk about bioavailable, ang ibig sabihin lang po ng bioavailable is absorption. Bioavailable absorption, kaano kadami ang ng nutrients ang na-absorb at mapupunta sa dugo para magamit ng buong katawan. Kasi yun ang kailangan eh. Hindi important. Importante ang absorption sa bituka, pero importante gaano kadami magagamit ng katawan natin na available sa dugo. Yun ang ibig sabihin ng bioavailable. So, pag sa atin po, usually, wala pang standard na study about it, pero may mga nabasa-basa na po ako na tungkol sa absorption or ano bioavailability ng ating Cellsentials. Ang good news natin, the bioavailability of our Cellsentials is at 98.1%. Grabe, no? 98.1%. So 1.9% lang ang hindi na-absorb. Sayang naman, Doc, hindi na-absorb. Well, actually, yung 1.9% na yun na naiwan sa bituka ay may trabaho pa. Kaya huwag kayong mag-alala. Ano trabaho niya? Within 2-3 days time, pag naka-4 pairs ka, around 6 days, 5 days, na during taking mo, ang effect nung naiwan na 1.9 ay good bowel movement. Okay? Good bowel movement. Ang ibig sabihin lang po neto, guys, ay ano, success ka na. Yun na lang po talaga masasabi ko. Baka may kumakain. Success ka na lagi sa CR, sa banyo. Hindi, doc, wait lang. Meron ako, sabi sa akin, medyo hindi raw maganda, baka dinadiarrhea na siya, gano'n, LBM. Well, hindi LBM yung 2 to 3 times, minsan 4 pa. That is the normal. Take note, normal yon yung 2 to 3 times. Bakit to? Ba't paano naging normal yon? Kasi in medicine, physiology po, meron tayong tinatawag sa function ng bituka natin na transit time. Transit time, ano ba sabihin na transit time? Ito yung tagal ng biyahe o tagal na pagstay ng pagkain natin mula sa pagkain natin habang kinakain na natin siyang inunguya hanggang mailabas natin siya sa CR. The normal transit time of food is around 8 to 12 hours. Take note, 8 to 12 hours. So, ibig sabihin, no, technically, kung 3 times a day kang kumakain, at transit time, 8 to 12 hours, that's 2 to 3 times na pag-CR. Or minsan mas madalas pa.
Okay? So, hindi siya ano, LBM. Okay po? Normal yan. Okay? So, take note. Normal yan. 2 to 3 times na pag-CCR. Next, patented olive extract. Now, this is one thing na nakakatuwa pagdating sa USANA. Kasi olive oil is an antioxidant that was discovered by USANA researchers, yung mga scientists natin. Sino nakadiscover yan? Kasi ano, usually, para at least malinaw po sa lahat, hindi po yan na-invento. So, it was never invented. It was discovered kasi natural po yan, organic ang olive oil. So, this is an antioxidant discovered by the researchers and scientists of USANA. I'll give you a short story about the olive oil. Well, kasi ang ating mga, ang hindi lang po para gumawa ang ating mga scientists at researchers sa mga bagong products. Nag-research at nag-discover din sila ng mga antioxidants. Kasi po, marami pa rin pong antioxidants ngayon ang hindi pa rin na papangalanan o nadidiscover. One of which is the olive oil. Well, when we talk about olive oil, ito yan. Ang olive oil is a water-based antioxidant. It was discovered na naiwan kasi ano, sinecheck nila yung olive oil, yung olive oil na ano na produkto. Olive oil is one of the healthiest oils. Noong mga scientists natin, nakita nila may naiwan na 1% na antioxidant na wala pang pangalan, hindi pa discovered. Nung pag-check nila, 1% lang ang naiwan sa olive oil. Pero nung sinecheck nila yon, maganda at wala pang pangalan at maganda yung effect. So hinarap nila yung 99 na nawawala. And sure enough, nakita nila na naiwan pala sa balat ng olive fruit. Olive fruit. Kasi nga, hindi siya sasama sa oil dahil water-based siya. So, naganap siya, ano, ang nangyari is binili nila yung mga balat ng mga olive fruit na dapat itatapon na, pero binili nila at na, ano, inaral nila pa paano extractin, paano hindi matatamper yung natural, ano, yung natural ability ng antioxidant. And true enough, nagawa nila ng paraan na ma-extract yun without tampering or without destroying this antioxidant. At yun ay chinek nila at pinapatent po nila. Meaning to say, si USANA lang po ang merong olive oil. Okay po? Tandaan nyo po yan. So, wala pong abang supplement company na merong olive oil kasi patented po ng USANA yan. Para saan ba yan? This is one, maraming action, marami po trabaho ang olive oil, pero one thing that I love about olive oil, this is the best antioxidant for detoxification. Ano ba sabihin niyan, detox? For sure, alam na natin kasi marami, kahit sa labas po, sa mall, sa spa, marami yan, may detox, meron mga ganyan. Ibig sabihin, removal of toxins, removal ng mga basura, ng mga harmful chemicals sa katawan natin. So cleansing, isa pa yan. So when we talk about olive oil, this is one of the best, if not the best, detoxifying antioxidant. Bigyan ko yung halimbawa, sa mga gumagamit, sigurado mag-a-agree kayo dito. Yung ating olive oil, pansinin nyo, pagkatapos mong uminom, o nga para sa mga bisita po natin dito, kung hindi pa po kayo nakakapag-take, yung nag-invite po sa inyo, ito ano ko sa inyo, sana wala. Hopefully, hindi sila ano. Pero papayag naman yan kasi ano lang naman, minimal lang. Yung mga bisita po natin dito na hindi ko nakapag-take ng USANA sa St. Charles, kung sino nag-invite po sa inyo, mamaya po after netong ano natin, after ng training po natin na to, after ng Zoom training na to, yung mga nag-invite sa iyo, kung possible, hingan nyo ng isang pares ng St. Charles. Okay? Tandaan nyo ha, isang pares lang, isang yellow, isang tablet na yellow, isang tablet na puti. Okay? Hingi kayo doon sa mga na-invite sa inyo. Please ha, isang lang ha, isang tablet lang, hindi isang pair bottle. Okay? Binibili na yung pair ba, yung buong bote. Bibili nyo na po yun. Okay po? So, hingi ka na ting isang tableta kasi ito yun. Hindi ka maghihintay ng buong araw, 1 to 2 days o 6 to 7 days para lang maramdaman mo yung effect ng olive oil pagdating sa detox. Unang inom pa lang, meron ka na makikita, mapapansin tungkol sa detox ng olive oil. Ano yun, Doc? Sigurado ako, ito, Pop, mag-a-agree lahat ng mga associates natin sa kayong mga umiinom na ng mga users natin na nandito. Sigurado ako, pagkatapos mong inumin ng Celsentials, after 2 to 3 hours, gusto mo man o ayaw mo, maiihi ka. Okay? Maiihi ka talaga. Tapos ito yun. Pag CR mo, ako sure ako, ito yun. Dilaw na dilaw yung ihi. Okay? Dilaw na dilaw. Sure ako dyan.
At ito pa paminsan. Paminsan, guys. May kakaibang amoy. Okay? Kakaibang amoy. As in talaga, masangsang, malansa, mapaho. Basta hindi mo mawari yung amoy. Okay? Sa sobrang hindi mo mga mawari yung amoy, hindi mo rin matanggap na iyo galing, di ba? Malamang nasa loob ka naman ng CR, ikaw lang yon. Okay? So, maaamoy mo. Kasi maaamoy mo talaga. So, anong dilaw na dilaw na kulay ng ihe? Yung ibig sabihin nun, sinama ni olive oil, dinetox ni olive oil lahat ng preservative ng kinain at ininom mo, kaya dilaw na dilaw. Okay? Ganun siya. Tiyan mo po, tapos nun mag-take, at after nun, tapos naihi ka ulit a matter of hour, a couple of hours after, tapos, pero wala kang tinik na cell essentials, ano na uli? Puti na siya uli eh. So yan yun, yung isang reason. Eh Doc, bakit may aboy? Paminsan, hindi naman lagi. May paminsan na mabahong amoy. Yung mabahong amoy na yun, guys, ito sabi ko sa iyo, ibig sabihin lang nun, sobrang preservation nung kinain o ininom mo, kaya nagbigay ng mabahong amoy. Okay? So, yan yung reason kung bakit may mabahong amoy paminsan sa ihi natin. Madilaw na, may amoy pa. Kasi bakit? Sobra-sobra ang preservations. Okay? Ngayon, kung gusto niyo malaman yung mga magbibigay ng mababahong amoy, just a run through lang po. Meron ako tinatawag na top 5 killer foods, okay? Ito 'yan. Sa top 5 killer foods na magbibigay talaga ng matinding amoy pagdating sa natin ihi natin. Number 1. Ready na kayo? Number 1 is fried chicken. Okay? Tandaan, fried chicken. I'm not saying chicken. I'm saying fried. Why? Yung pagprito kasi intensifies the toxic effect of the steroids and the medications, antibiotics na nandoon sa loob ng manok. So tumitindi lalo yung toxic ability ng mga nilagay sa manok. That is the reason why very very dangerous yun. Ako marami na tayong pasyente na cancer or kidney problem o mga cardiovascular problems na ang naging main diet nila is chicken. Okay? Lalo-lalo na yung prito, yung fried chicken. So, yan yung number one. Number two is instant noodles. Ang sabihin na yun, yung mga nilalagyan ng mainit na tubig, lalo na yun. Yung mainit na tubig lang, mamaya-maya, naluto na, malambot na. Well, una sa lahat, ang dami-dami artificial seasonings na kalagay doon, matindi yun. Grabe, di ba? Yung pagdating sa seasoning nun. Sipin mo sa kanakita, bulalo flavor, pero wala ka nang makita ang bulalo doon, di ba? Lasa lang. Paano nila, ito nakakatakot. Paano nila nalasa yon na bulalo nang wala din ng karne? Di ba? Nakuha nyo? Kasi matindi ang flavoring. Artificial flavoring. Just the same thing is true with the other flavors. Matindi yan. Napakatindi. At sobrang taas ng sodium yan. Sa sobrang taas ng sodium sa artificial seasoning spoon yan, pasensya na po kayo, may study yan tungkol may study yan na ginawa sa Europe na nakita nila na associated ang mga ganyang instant noodles with kidney problems. In other words, yung mga dinadialysis. Okay? Ako marami na rin po ako pasyente, personal ko pong patient. Pag tinatanong ko po, lalo yung mga bata, may mga bata akong dialysis patients eh. Now, 20 plus lang, merong 18, may teenager pa po, totoo po, na dinadialysis. Tapos magtatanungin ko sila, isa sa common nila, lalo na yung isa, hindi ko makakalimutan yung mga 26 years old at 27 na lalaki, talagang grabe siyang mag-instant noodles, breakfast, lunch, at merienda. Kasi bakit? Mure, empleyado ka, gusto mo makatipid, gusto mo makatulong ng malaki sa pamilya mo, kakainin mo? Eh di yung 15 o 20 pesos lang na na instant noodles, yung mga lang, lalagyan mo lang ng mainit na tubig, okay na, laman ng tiyan na raw. Eh kaso, dahil yun ang kinakain niya, iniiba-iba lang niya ng flavor. Yun? After a couple of years, nagulat siya. Kasi bakit? Nag-kidney failure siya eh. Kaya ko nga siya nakita eh. Kidney failure, namataas ang crea niya. Okay? Ang nakakatuwa doon, he's already recovering because of the USANA products. So praise God, pagdating buti na lang mayroong nag-share sa kanya tungkol sa USANA. Okay? So yan yung mga tungkol sa noodles natin. Okay? So yun. Number one, fried chicken. Number two, instant noodles. Number three, ay red hot dogs. Okay? Inom mo na ako konti. Yan.
red hot dogs. Ano sabi niyan? Yung pula kasi na kulay ng hot dog, it has been associated with eye problems, especially on kids. Grabe, no? Yung mga bata. Kaya palang commercial, puro pang bata. Pang-attract ng bata kasi pula eh. Tapos ano, talagang yun ang ano, talagang ina-attack nila mga bata. Pero, magtakin mo, yung mga ibang, karamihan ng mga manufacturer ngayon ng mga hot dog, ng red hot dogs, may kakaiba na ngayon na hindi mo nakita dati, lalo kung matagal ka nang bumibili ng hot dog. Isa sa mapapansin mo, naglagay na sila ng vitamins. Grabe no? Hot dog na may vitamins. Nalakalagay pa doon sa hot dog nila pakete. Fortified with vitamins A, C, and E with zinc. Oh, di ba? Ikaw naman pag nakita mo, oy, may vitamins daw, okay, ito, bibiling ko. Pero kung bakit nilagyan nila yon? Eh kasi hindi mo nga alam na nakakalabo, nakakasira sila ng mata sa bata. Eh yung A, C, and E with zinc na yon ay hindi lang pang build ng immune system, kundi pang ano rin, pang palino ng mata. Grabe, no? So, kaysa naman magsara sila, di ba? Lagyan nila ng vitamins. Eh, dok, edi okay naman na pala. Hindi po. Bakit? Ang salitang ginamit nila, kasi talagang yun ang kailangan nilang gamitin, salitang fortified. Ibig sabihin ng fortified ay nilagay during raw materials. So, ibig sabihin, habang manufacture parang binubuo pa lang yung hotdog, nilagay na nila yung mga vitamins na yun. Ang tanong, hindi pa yun na-process o naluto o kung ano pa pinaglalagay para mabuo yung hotdog. Question is, pagkatapos ba niya mabuo at ma-preserve at kung ano pa ilagay, ay nandun pa kaya sila? Kaya nga hindi nila pwedeng sabihin na rich in vitamins A, C, and E with zinc. Kasi pag kinlaim nila yon, ibig sabihin, inaral nila na meron pa ron. Nakukanya ibig sabihin, inaral nila, chinek nila kung nandun pa. Eh kaso yung sinabi na term is fortified. Ibig sabihin nun, nilagay lang. Bahala na kayo kung nandun pa. Hindi na namin alam kung nandun pa yun pagkatapos ma-process, maluto o kung anong manggawin pa nila para mabuli yung hotdog. Basta ang alam namin, nilagyan namin. Nakukuha nyo. So, yun yung ano. So, kaya hindi nila pwede claim na, oh, rich in vitamins A, C, and E with zinc. Hindi po. Fortified lang talaga ang kaya nila lagay. So, pag nakita nyo masalitang fortified, ang ibig sabihin nga nun, yun nga, nilagay, pero raw material. Not sure. Sabi nga, lagi ko binibiro yung mga kakilala ko, hindi ka sure. Hindi ka sure kung nandun pa. Di ba? Kasi wala, 45 lang eh. Next, so number one is fried chicken. Number two is fried chicken. Number two is instant noodles. Number three is red hot dogs. Ay, isa pa pala. Buti naalala ko. Sa American study, ito nakakatakot at talagang ano, na-proof na nila. Yung red hot dogs was associated with high risk for leukemias in children. Grabe, no? Higher risk of leukemia in children. Maltaki mo, no? Grabe, doon nila associate. Ito pa yung isa, nakakatakot doon. Ang kailangan mo lang daw ibigay sa bata o ipakain sa bata para tumaas ang risk for leukemia ay isang regular hotdog lang per day. Excuse. Grabe, no? One regular hotdog per day. Yun yung manipis na medyo kung daliri ko, medyo mahaba-haba lang ng kote, pero kasi nipis na ng daliri ko halos. Sipin mo, no, isa lang ang kailangan mo ibigay per day, magtitrigger na ng higher risk for leukemias. Okay? So, pamantalang, buti na lang, wala ngayon, although mayroon pa rin mga ilan nga, kahit na online na yung mga studies sa mga schooling ng mga bata ngayon, mayroon pa rin nagpapakain pa rin ng hotdog kahit sa bahay na kasi wala rin oras magluto. Pero grabe, nakakatakot guys. So, yan, ano na yan. Malaki association na nila yan tungkol doon. So yun, number one is fried chicken. Number two is instant noodles. Number three is red hot dogs. Number four is soft drinks. Okay? Soft drinks. Ito, pinakamadali na lang. Para at least mai-imagine nyo na lahat kalaga. Alam nyo po ba na ang soft drinks ay pareho sa acidity ng muriatic acid? Iisa lang yan. Totoo yan. I'm not kidding. Iisa ang acidity or pH ng muriatic at saka ng soft drinks. Kung bakit nainom mo soft drinks? Kasi nai-stable siya ng isang damakmak na sugar. Okay? So, yan yun. So, imagine nyo na pag sipin mo, wala namang iinom ng muriatic dito, di ba? So, kung ano-ano pwede masira, ano pwede marami yan. Plus the fact po, na malaki ang trigger niyan sa diabetes.
Okay? So, please, please, yan. Hindi ko na e-expound pa yung soft drinks na yan. Pero, eto lang sure ako at sobrang effective na ito. Instead na inumin mo yung soft drinks na lang, na dahil kapareho siya ng muriatic, ipanlinis mo na lang ng banyo nyo. No? Okay? So, imbis na inumin mo na lang, ipanlinis mo. I tell you guys, sa lahat na nandito na 276 na participants, sobrang effective ng malamig na soft drinks na bagong bukas pa lang. Okay? Ibuhos mo. Ang maganda pa rito, hindi masakit sa ilong, hindi pa masakit sa kamay pag naglilinis ka. Pero kasing effective ng muriatic. Okay? Matindi, no? So, pang tiles, pang toilet bowl, lahat yun, pang sink, ang effective. Kasi yun ang ginagamit ko sa panlinis. Okay. Yun ang ginagamit ko panlinis sa banyo ko kasi hindi nga masakit sa ilong dahil sa na hindi siya strong odor. Pero kasing lakas ng muriatic. Okay? Next. So, yun. Fried chicken, number one. Number two is instant noodles. Number three is red hot dogs. Number four is soft drinks. Number five, ay naku po, grabe. Parang may bibingo yata dito sa mga participants natin. Number five, French fries. Okay? French fries is, may isang, parates madali na lang, pinipreserve nila na matindi yan. Matindi ang preservations yan. One fast food company here in the Philippines preserves their fries by 2 long years. Maltakay mo, 2 mahabang taon bago mag-expire yung fries nila. Another fast food company preserves their fries by 6 months only. 6 na buwan lang po. Ako, ito, sigurado ako, kilala niyo itong dalawang to. Bakit? Parehong kulay pula. Okay? Kulay pula. Ano yung mga kulay pula na yan? Actually, magkalaban na magkalaban yan. Kundi magkatapat, magkabilang kanto. Kung may drive-thru isa, may drive-thru rin ang kabila. Kung 24 hours ngayon, alam ko, balik na yung iba, pwede na mag 24 hours ngayon, no? Yung mga stores. So, 34 hours, 34 hours si kabila. Yung mga ganun ba? So, asin talaga magkalaban na magkalaban sila. Isa local, isang international. Okay? Ito yung pinakamadaling clue. Isa ay bubuyog. Okay? Yung isa, cloud. Okay? O yan ha, pamigay na yon. Okay? Dok, ano yung 2 years na nakapreserve ng fries? Ay, naku po, matindi. Ito yung clown. Ay, aray ko. Parang may bumingo, no? So, yan. May bumingo doon sa 5. Grabe, no? 2 years nakapreserve yung kanila. Dok, paano ko nalaman na naman yan? Kasi meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa refrigeration mismo ng mga pagkain ng fast food na yon. Okay? Tapos Genosi ang tawag nila sa refrigeration nila. Tapos ito pa. Kaya nandoon yung kaibigan ko kasi taga-Kainta po kasi ako, nandoon mismo sa Kainta yung although nandito po ako sa Mandaluyong ngayon, may separate po akong tinitirhan. Pero doon ako lumaki sa Kainta at mismo malapit sa amin yung Genosi. Okay? Nandun. Refrigeration yan eh. Refrigeration nila yan. At doon siya nagtatrabaho. Tapos sabi ko ganyan. Sabi niya sa akin, Dok, di ba doktor ka? Alam mo ba na ganito? Kinuwento niya sa akin. Sabi ko talaga, matindi. Kasi hindi ko alam yun eh dati. Nalaman ko lang sa kanya. Sabi niya, kaya nga sa amin, nung nandun kami sa loob, ayaw na namin sa French fry sila kasi dalawang, grabe, 2 years na ka-preserve, Dok. Sabi niya ganun. So, siya nagkwento sa akin nun. Pagdating naman sa bubuyog, yun nga, yung 6 months. Okay? So, guys, yun. So, alam na natin yan. Siyempre, pag fresh pag-usapan natin, ang dami. Ito pa nakakatakot. Isa sa preservative na nilagyan nila, yung kamag-anak ng formalin. Grabe, no? Kamag-anak ng formalin. Para sa ulit yung formalin? Sabi ko sa kanina, para sa patay. Okay? Pero ang kakain ng French fries, sino? Tayong mga buhay. Okay? So, nakakatakot. Eh, hindi mo naman na pwede hugasan yun, di ba? Naprito na, hugasan mo pa ba? Di ba? Yung tip ko sa inyo, wala na hugasan yun. Imposible na hugasan. Okay? So, those are the top 5 killer foods. Siyempre, hindi ko nababanggit. May 6 to 10 yun, pero hindi ko nababanggitin. Kasi ba, wala na kinakain. Okay? Hindi na natin babanggitin yung mga 3-in-1 coffee, yung mga iced tea, yung mga ganun. Binanggit ko pa rin eh, no? Okay? 3-in-1 coffee, guys. Walang tunay na kape sa 3-in-1. Sorry po sa mahilig sa 3-in-1. Okay? Dok, baka naman pinapag kami, Coffee Bean o Starbucks sa kami, ha?
Hindi ko sinasabi yun. Kaya nga ngayon, marami na ngayon mga coffee bean na resellers, mura. Actually, kukupitin mo, mas mura yung mga totoong kape na coffee beans kaysa sa mga 3-in-1. Mas mura talaga siya. So, mas natural pa. Kasi ang 3-in-1, guys, walang tunay na kape, kahit basahin mo pa. Basahin mo yung likod ng mga labels ng 3-in-1 coffee, tingnan mo kung meron talaga nakalagay na Arabica o Robusta. Wala. Wala talaga. Ang nakalagay doon, coffee flavor, sugar, creamer, ganun. Ito pa nakakatakot dito. Sa loob ng isang pakete noon, kung ilang miligram siyon, 60 to 70% noon sugar. Grabe, no? Makikita mo rin yan sa likod na label. Yung isang kape na basa ko yun na maalala ko kasi 20 milligrams, pero nakalagay doon sa amin, sugar, nakalagay sa likod, 14 grams. Grabe, 14. 20 grams lang yung laman na pakete, yung sugar, 14. Oh, grabe, no? So, anyway, so, sabi ko nga sa mga pagdating sa pagkain, basa-basa din. Di ba? Kasi hindi mo alam kung nakakatakot kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin. So, medyo aware ka dapat na basa-basahin mo din. Okay po? So, yan. Next, patented intelligence technology. Medyo tumagal tayo doon, no? Patented intelligence technology. So, sabihin, this is the newest technology ng USANA na patented na rin po sa ngayon. So, praise God na patent. So, dalawa pong patents natin, olive oil and the intelligence. So, explain ko sa inyo ano ba yung intelligence. Intelligence came from three words. Innate cellular intelligence. So, pag-usapan natin ng tatlong salita yan, na-divide sa tatlo. Innate cellular intelligence. Yung cellular intelligence, hindi natin explain yan. Ano ibig sabihin, Doc, ng innate? Innate is a medical term ulit. Ang ibig sabihin yan, inner. Nasa loob. Hidden. Yan siya. Nature. Yan din yan. So, walang masyadong walang specific word na yan. So, ibig sabihin, nakatago na siya sa loob. Inner potential. Parang ganon. Hidden. Hindi pa kumbaga sa may abilidad siya na hindi pa nadidiscover o nagigising. Yan ang ibig sabihin ng innate. Yan ang ibig sabihin yan. So, yan ang At nagawa ng USANA kasi by researchers and scientists, nakita nila na meron ng potential, meron pang isasagad yung ability ng cells natin. Yun na nga yung innate na intelligence. Nagawa nila gisingin at ma-maximize yung use nun. And kaya nila tinawag na intelligence. So isa-isayin natin, ano ba intelligence? When we talk about intelligence, we're talking about cell signaling technology. Ano yung cell signaling technology? Well, para mas mabilis, ang cell signaling technology is divided into three. So this is the cell signaling technology of the intelligence technology. Okay? So sa this is the cell signaling action of the intelligence technology divided into three: nourish, protect, and renew. So isa-isahin natin po ngayon. So isa unay natin is nourish. So when we talk about nourish, we talk about optimal nourishment. Para sa para sa kalaman ng lahat, pag sinabi ng nourish, sabihin parang sabi nyo, moist, ganun daw, kailangan daw. Pero ang pinakamagandang term dyan is overall function, maximized function, ang ibig sabihin yan. Kasi pag na-maximize yung pagbigay mo ng nutrients, nagkakaroon ng na-maximize din yung function. So walang delay, walang lagging, buong cell o yung buong katawan ay maximize yung function. So pag pero ang pagdating sa USANA, ang maganda ron, optimal siya. Maximize na maximize siya. So, this is the cell, guys. Our cells is our cells is really good na maraming ito may pointer naman, no? So, kita nyo naman po yung pointer. Maraming bahagi ang cells natin. First, syempre, itong nandito sa this is the nucleus. Itong nakikita nyo na makulay green na yan, na parang mga green peas and all, yan po yung ating mga mitochondria or the powerhouse of the cell. Sila nagbibigay energy. So ito rin, mga Golgi bodies po yan, yung mga yan. These are the food manufacturing part of the cells. Sa loob, sobrang liliit na. Ito maliit na. May mas maliit pa. Mga mRNA, mga tRNA, mga communicators, mga messengers, mga transporters, yung mga ganyan. So, iba-iba yan. And this, pag sinabi natin optimal nourishment,
ay minamaximize ng nutrients natin. Specifically, take note of this. Pag pinag-usapan natin ang nourish, pinag-usapan natin ang vitamins at ang minerals. Ulitin natin. Pag pinag-usapan natin ang nourishment, vitamins at minerals ang may trabaho niyan. Walang trabaho si antioxidants diyan. Okay po? Nourish is vitamins and the minerals. So, itong vitamins and minerals na ito, na ma-maximize, optimal nga, na ma-maximize nila yung nourishment ng cells. In other words, na ma-maximize yung full function ng cells natin. Okay? So, yun yung ano. And because of the high doses or high quality ng ating mga USANA products, especially the cell essentials, talagang optimal na optimal. Maximize na maximize. Walang lagging, walang parang babagal, walang parang patay na, walang ganon. All of these are perfectly nourished. Okay? So, yun ang pinatrain pagdating sa nourishment. Na ano ulit? Ito po. Na karamihan ng products, hindi lang USANA, karamihan ng mga supplementation sa labas, kaya din nila. Kasi may vitamins at minerals din. Pero, what sets USANA apart? It's the high dose and the high quality of these vitamins and minerals para magbigay nga ng optimal nourishment. Okay? So that's the first. The second one, yung pinag-usapan natin kanina is protect. So when we talk about protect, antioxidant protection, ito na ngayon yung ano natin, antioxidant protection. So ibig sabihin nun, si Doc, pag sinabi natin protect, antioxidant siya. Yes, antioxidant siya. But because yung ating intelligence is also is a set of antioxidants, tandaan, intelligence are also antioxidants, pero na-maximize at pag na-discover nila itong sama-sama na ito ay na-maximize yung action, kaya yung protection part ng ano ng ating antioxidants ay hindi lang basta protection, kundi enhanced protection. Okay? Enhanced protection. Ano yung ibig sabihin na ngayon yan? This is the NRF2. Sorry po sa mga medyo technical na to, pero I will try my very best to explain it layman's term o yung pinakamadaling paraan. This is NRF2. Sobrang liit niyan, okay? Sobrang liit niyan na hindi nyo nakita doon sa picture natin ng cell kanina. Well, this is an NRF2 para mapadali din ang ating mga buhay kung ano bang trabaho niyan. Ang NRF2 ang isa sa mga organelles or sa loob ng cell na ang trabaho niya is to report, or in other words, siya yung asset, informant, mag-report kay DNA ng danger o may paparating na ano na free radical damage o oxidation ng free radicals, mayroong danger o ano, may pahamak na paparating. Siya yun, si NRF2 yun. Etong good news, mapapansin nyo, merong kulay green na nakakabit kay NRF2. Ano yung dalawang yan? Yan, guys, yung intelligence technology. So the first job of the intelligence technology is to pair with the NRF2. At kapag nag-pair na siya dyan, mamamaximize siya na yung potential ni NRF2. Ano ba potential niyan? Ito ngayon si NRF2. Pansin nyo. Ito si NRF2, kumabit siya dito kay ano? Kumabit siya kay DNA. So, ire-report niya na, sinasabi niya, ano, kumbaga parang in other words, sinasabi niya na, ito, may danger, may paparating na free radical damage, ito ganyan, we're in danger. So, ire-report niya. E dahil meron siyang, again, meron siyang pumari si intelligence technology dyan, ang mangyayari, mamamaximize yung potential na, ano, ng reporting or pagsabi. Ito mismo, this is another organelle sa loob ng DNA. Ang mangyayari nito is what? Maglalabas siya netong mahabang to na little lighter green or neon green kung ano. Pasensya pa kayo, medyo mahina ako sa coloring, no? So, this itong naka-twirl na yan. This one is what we call the mRNA or the messenger RNA. At in other words, guys, ito yung sagot ni DNA doon sa nireport ni NRF2 na in-enhance ni intelligence technology. Sana po nakakahabol pa po kayo, no? So, ito na yung sagot. Lalabas sa puto sa nucleus, doon sa doon sa may pinto na yun na nucleus. Pagkalabas niya, ito na po si mRNA. Yan, nakikita niya sa ilalim ng slide ko. Andito sa mRNA, pupunta niya na yung naka-assign na pupunta niya. Ito, this organelle,
na ano, ang gagawin is magpo-produce na itong blue na to na nasa taas na to. Itong nasa taas na to. Ano yung pinuduce na yan, Doc? That is an antioxidant. Antioxidant yan. So, ibig sabihin, Doc, may dalawa antioxidant. Yes, may dalawa antioxidant. Ito yung dalawa. Ito yung dalawang yan. Ito malaki to at ito maliit to. Well, discussan natin kote. There are two types of antioxidants. The external and the internal. In other words, para maano, scientific, isa ay, ang sabihin na external is exogenic antioxidants. Okay? Exogenic, E-X-O-G-E-N-I-C, exogenic. Yung internal naman is endogenic, E-N-D-O-G-E-N-I-C, endogenic antioxidants. Okay? So primary and secondary, yun din siya. Yung secondary, yan yung external. Yung ano primary, yan yung internal. Okay po? So these two antioxidants ay nandun na mismo sa loob ng cell. Okay? Kung mapapansin nyo, ito yung minaximize, ito yung linlabas nung nireport yung ni NRF2 kay DNA. Ito yung kulay na yon, tama? Okay? Ito yung kulay na yon. So ito guys, ito yung external. Ito malita to. So ito yung 18 antioxidants nandoon sa loob ng ating cells and charge. Pero itong malaking to, ito yung pinroduce ni DNA na ano, nung na-maximize because of the intelligence technology. Ito yung na-produce ng cells. Okay? So, lahat sila, pareho sila, ang trabaho nila again is to eradicate free radicals. Ano ulit ang free radicals? It's anything that can damage the body. So, this is a, ano, this is a picture or graphics of a of the inside of the cell. Papapansin nyo guys, ito sila antioxidants. So, ang galing, oh. Ito yung mga antioxidants na yan. Yan, yung mga yan. Pero ito yon. Kung mapapansin mo, napakadami ng mga kulay pula na yon. Yan, pati sa background meron. Yan, medyo ano yan, little yellow. Pero reddish din yan. Yung mga yan, mga bright na yan. Ano yan, Doc? Yan ang free radicals. Free radicals yan. So, ibig sabihin nun, araw-araw, oras-oras, minuminuto, segundo-segundo, basta may ano ka, na-stress ka, napakain ka, medyo napuyat ka, napakain ka na hindi healthy, ay, sabi ko sa iyo, meron laging labanan sa loob ng cells mo. May labanan siya lagi. Okay? Ngayon pala na-stress ka na sa akin. Na, kung may na-stress man sa akin, yun, may pre-radicals ka na, di ba? Okay? So, yan yung mga yan. Sipin mo, ganyan siya. Ito good news natin. Yung maliliit na yan, ito, mga exogenic na yan, yung mga ano, secondary, ang kaya niya patayin lang, guys, is 1:1. Isang antioxidant external sa isang antioxidant, ay sa isang pre-radicals. Ito ngayon ang good news. Yung pinadami, yung in-enhance ng intelligence technology at nag-produce na itong mga primary or endogenic antioxidants sa ito, ng mga malalaking to, alam nyo, kaya nilang patayin? Ang kaya nila patayin ay hindi 1:1. Hindi nga 1:10. Hindi rin 1:100. Alam nyo kung ilan? Mula ano, ang count nila is from 100,000, 1:100,000, ang pinaka-maximum is, ready na kayo guys? 1:1,000,000. Grabe, no? Pinaka-minimum na yon na abilidad nila, 100,000 free radicals. Maximum, 1,000,000. Grabe. Ito pala, ito nakikita yung slide na to, ay galing pa sa immunology namin nung med school. So wag niyo na tanongin kung kailan po ako nag-med school. Basta matagal na. Okay? So ito na, ito yung galing sa libro namin, immunology. Maltakin mo, no? Kaya niya. At dahil yon saan? Sa intelligence technology. Napadami. Ito na ngayon, pagdating sa protect. Diba sabi ko sa inyo kanina, vitamins at minerals, lahat ng produkto meron. So may ano, merong nourishment lahat pero maximize or optimal sa iyo sana kasi tayo ba'y pinakamataas na ano, vitamins at minerals. Pagdating naman sa protect, konti na lang yung supplement sa labas na makikita mo may antioxidant. Diba? So ibig sabihin, yung konti na yon, konti din ang protection. Meron pa rin, pero meron konting-konti lang protection. Pero ito yun. Pagdating sa isana, maximize. Bakit? Hindi lang mataas ang ating dose ng ating mga ano, hindi lang pumataas ang dose ng mga antioxidants natin, kaya maximize. May intelligence pa.
na napa-enhance lalo at napadami lalo yung mga ano primary antioxidants. Thus, mas maganda at maximize ang protection. So, hindi na lahat. Yun, nakakalukot, hindi na lahat. Konting-konti na lang, bilang na lang ang supplement sa labas na meron. Pero sa atin, optimal o enhance na enhance ang protection. Next, so puter tayo sa Renew. Okay? So, Innovated Renewal. Innovated Renewal. Ano yan, Doc? Innovated Renewal na yan. This is the mitochondria. So, tulad sabi natin kanina sa inyo, the mitochondria is the powerhouse of the cell. So, sila ang gumagawa ng energy sa loob ng cells. At kaso ito yon. Mitochondrias age. Nag-iedad sila, guys. Sabihin, tumatanda sila. It, this is an example of a young mitochondria. The mitochondria, itong young mitochondria, gumagawa sila ng maraming ATP, adenosine triphosphate. So, ATP na lang po. Yun ang pinaka-energy ng cells natin. So, ito yung mga yan. Yung nakikita nyo na yan, mga kulay green na yan, na parang LEC. Yan, triphosphate. Kasi tri is tatlo. Yan. Pero ito yon. This young mitochondria can produce plenty of ATP. Pero ang byproduct nila, ang byproduct, in other words, yung basura o ano, after product ng kanilang ano, is merong konting, ito, nakikita nyo, yung ano na yan, merong konting free radicals. Okay po? So, marami, ang young mitochondria, maraming energy, ATP, pero may konting free radicals. Okay? So, kasi byproduct niya yan eh. Basura niya yan after gumawa ng maraming ano, ATP. Ito problema. Sabi ko sa inyo, nag-iedad yan. So ang itsura ng ano na may edad na ng mitochondria ay ito. Meron pa rin ATP, marami-rami pa rin, pero tingnan nyo, the old mitochondria also releases plenty of free radicals. So dalawa ang magda-damage, external at saka yung old mitochondria na internal. So kailangan gumawa na naman action kasi kung tawag sabi ko sa inyo, yung external na ma-free radicals, ginawa na ng paraan eh, ng NRF2, correct? Doon sa protection. So ito na ngayon, may problema na naman tayo, yung internal free radicals. Kasi nga, may old mitochondria. Ito na yung pangalawa. Whew! This is the one, technically, the N2. Okay? Hindi na, mahaba-haba yan eh. Yung ibig sabihin yan, excuse. N2. Ang ibig sabihin ng N2, hindi na explain yan, pero ito lang madali. Ang trabaho niyan naman ay hagilapin yung tumatanda na mitochondria. Kasi kailangan niya trabaho niya, kundi serat, yari na naman dahil sa dami ng free radicals, correct? So, yan ang tagahagilap. Ito na ngayon, sila sabi ko sa inyo, meron na naman siyang, ayun, yung green. Yan, dami yung green. Ano ulit yung kulay green, bright green? Intelligence technology. So ito yung pangalawang trabaho ng ating intelligence. Okay? The second job ng intelligence natin. So, ano ba yan? I-enhance niya uli? Yes, i-enhance ability na ano? Siguraduhin niya na magawa ni N2 yung trabaho niya. Ano ba trabaho niya? Hagilapin yung old mitochondria. Ito nakakatawa dito. Na ang nakakatawa rito, pag na-activate na siya at na-maximize na ng intelligence technology yan, hahanapin yung old mitochondria, guys, at ano mangyayari? Didikit siya doon sa ibabaw. Didikit siya doon mismo sa ano, doon sa free, ano, doon sa old mitochondria. At pag nahanap niya na dumikit na siya, babalutin niya ng isang thin capsule. Grabe, no? Babalutin niya na sa, papaligiran niya yung old mitochondria na nagpaproduce ng maraming free radicals, papaligiran niya to the point na wala na yon, saradong-sarado na siya. At kapag sarado na siya, anong mangyayari? Ito. Ito yung mangyayari. Kung nakita niyo yung picture, ito yan. Siya yung old mitochondria. Ito. Ito yung sinasabi ko sa yung capsule na ginawa nung, ano, nung N2 na na-enhance ng intelligence. Pasasabugi niya sa loob. Papuputokin niya sa loob yung old mitochondria. Grabe, no? This is what we call the process of mitophagy, mitophagy. Mitophagy. This is the self-destruction of the old mitochondria. Kasi nga marami na siyang free radicals na nilalabas eh.
So pagkaputok niya, praise God, wala na. Wala na magde-danger na internal, di ba? Kasi wala na free radicals na nilalabas. Kasi na, ano, pumutok na ngayon all mitochondria. Ano mangyayari na ngayon, Doc? Kung papasin nyo, durug-durug na yung, ano, yung all mitochondria. Hahanap ngayon ito, nung durug-durug na to, ito nakakatuwa. Marunong siyang mag-recycle. Marunong siyang mag-recycle. Ang, bakit? Yung mga recyclable na areas o parts po ng old mitochondria, maghahanap siya ng young mitochondria. So itong katabi niya, this is a young mitochondria. Nakakatawa, alam gagawin niya? Ibibigay niya. Ibibigay niya doon sa young mitochondria yung mga recyclable na ano, na parts ng old mitochondria. Galing, no? Buti pa yung cells natin marunong mag-recycle, eh, no? Okay, yun lang, agad doon na lang sasabihin ko. Buti na lang siya, marunong siyang mag-recycle. So, pagkabigay na pagkabigay niya, yung mga hindi kayang mag-recycle, hindi recyclable na parts ng ano, ng old mitochondria, itatapon na yung papalabas ng cells. So, itutrow niya na palabas ang cells. At ano mangyayari, Doc? Mangyayari sa pagkabigay niya dito sa ng ano, recyclable, ito nakakatawa. Pagkabigay na pagkabigay niya, ito guys ang mangyayari. Next slide. Ayun. So, ito pa rin yun. Ito yung pinanggalingan, di ba? Yung capsule. Sipin nyo, ito mo nangyari. Magde-divide. Gagawa ng panibagong yung young mitochondria, magde-divide at maggagawa ng panibago o very young mitochondria. So, two young mitochondrias, maraming ATP or energy, very less ang free radicals. Yun ang tinatawag natin innovated renewal. In other words, ano, marami ulit, full potential ulit, full functioning ulit, full energy po rin yung cells because of this mitophagy process na enhanced mabuti ng intelligence technology. Etong good news natin sa inyo, guys. Ito good news natin. Di ba sabi ko sa inyo, marami supplement and ano, vitamins at minerals. Konti na lang yung may antioxidant at may trabaho. Ito good news. Pagdating sa renew, walang supplement sa labas ang makakagawa. Bakit? Kasi ito ay trabaho lang ng intelligence technology na kay Yusana lang ang meron. O si Yusana lang ang meron. Grabe, no? So, pagdating sa Reno, wala ng iba. Yusana lang ang meron. Okay? Good news ba yon? Good news na good news yun. Siyempre, sino ba naman gusto ng walang full of energy at sino ba naman gusto tumanda agad dito, di ba? Kasi lakas mo kabata kayaan yan, yung mga ganyan. Kasi bakit? Always renewed yung cells eh. Dahil pagtitin sa energy. So ewan ko nila, pag ayaw nyo bumata ng itsura, huwag ka uminom, okay? Pero sino ba naman may ayaw, di ba? Na ano, na maging maganda itsura mo, okay? So para kang bata. Ako, ano, alam na mga, at dito may mga oh, may mga datihan na rin mga leaders dito. Ah, sila mamaya sigurado magpapatunay sila na iba itsura ko noon. Okay. Ibang iba itsura ko, masagad, haggard ako noon, saka mas mukha akong 40 noon. Meron pa rin po pinagkakamalan ako na bago daw akong graduate, hindi po. Hindi ako bagong graduate. Ang tagal ko na pong doktor. Para sa kalaman din po lahat, 13 years na po akong doktor. So PRC license na po ako for 13 years, okay? Ayan, bahala na kayo mag-compute ko ilang taon na talaga ako. Basta yun lang masasabi ko. I'm already a residence doctor for 13 years, okay? Pero, ano, nakakatawa yun sana kasi nung start ako, this was 1992, hindi talaga ganito itsura ko. Ayan. Mamaya, tanungin nyo na lang yung mga datihan natin, yung mga leaders na kasabay, mga coaches natin na kasabay na rin ako o nakita na nila ako na iba itsura. Ayan. Sila mo isa mag-testify. Okay? So, yan yun. Enhanced or innovated renewal. Siyempre, makikita na lahat na ito originally or basically sa ating cell essentials. Meron din kasi tayong mga optimizers na may intelligence technology. Pero siyempre, ang pinakamatindi ay walang iba kundi sa ating cell essentials. Okay po? So the cell essentials is two pair, dalawa, isang pares po yan, isang green at isang blue bottle. Well, para sa just basic knowledge lang din po, kung bakit dalawa yan, dalawang bote magkahiwalay, it's because nalaman ng mga scientists ng USANA that the minerals can cause a cancellation or antagonistic effect to the antioxidants. Thus, separating the two tablets, kasi ginawa pa nila para hindi matamper kahit pagsabayin yung inumin. Safe pa rin siya at maximum absorption pa rin kasi chelated na po yung minerals.
Okay? So pag chelated na minerals, maximum hindi na masisira yung antioxidants, maximize by absorption. Na ano ulit? Bioavailability, 98.1%. Next po, kung bakit may isang may nagtatanong din sa akin, sa dami daw ng magagandang kulay na pwedeng ilagay ninyo sana, bakit green at blue pa? Okay? Bakit daw, bakit hindi pa rin yung magandang dating ng mga kulay? It's because of this reason. The green bottle is the 18 antioxidants and the 13 vitamins. Okay po? The sources of these vitamins and antioxidants are all plant sources. Okay? Plant sources. Next. Pagdating naman sa blue, which is the mineral, the sources of these 13 minerals are all water sources, kaya kulay blue. Plant and water. Okay? So, yan lang basic na ano natin na pwede natin i-share sa inyo.